Alam niyo naman ang mechanics ng mundo, as long as may pera ka, the people will try to help you. Or for that matter, the doctors maybe at that time is trying to cure him. But the moment na nawala na siya, she had nothing to give, they cannot do anything more. Now, hindi ko sinasabing hindi matulungin ng mga doktor. Hindi ko rin sinasabing hindi matulungin ng ating mga kaibigan, pero hindi sila ang makakapag-resolve ng iyong issue. Amen? Kasi darating ang panahon na wala ka nang mabibigay sa kanila. Wala ka na may i-offer sa kanila. Pero Diyos lang ang kayang tumanggap sa iyo kahit walang-wala kang kayang i-offer sa Panginoon. Amen? Nga lang minsan, tinatry natin i-pacify yung pain natin. Kasi lalo pag church people ka. Di ba? Parang pag nasa church ka, hindi mo maamin na nasasaktan ka, hindi mo maamin ang sitwasyon mo, hindi mo maamin na may financial struggle ka, hindi mo maamin na sa bahay na nga lang, hindi maamin ang tatay mo na sumasakit ang balakang niya, hindi maamin ang iba na dumadaan ka sa mga circumstances. And unfortunately, we are pacifying yung pain natin at naghahanap tayo ng solusyon sa iba. Hindi naman masamang tumingin sa doktor, pero minsan kung sa doktor tayo nakadepende, nakadepende tayo sa ating edukasyon, sa ating finances, eh baka ma-miss natin yung breakthrough ng Panginoon. And apparently, pag lalo kang nakatingin sa mundo, it will make your pain even worse. Kapag lagi kang nakatingin sa mundo, it will leave you more broken. Napansin niyo ba? Pag sa mundo ka nakatingin, kung broken kang pumunta, mas lalo ka magiging broken. Kung may sakit ka, mas lalo ka magkakasakit. You will experience more pain than ever. But suffering is not God's will for your life. Let me repeat that again. Suffering is not God's will for your life. Alam ko na kailangan natin dumaan sa mga paghihirap, kailangan natin dumaan sa mga challenges, pero hindi yan ang iyong destiny. It's just a stage of life. Your destiny is not failure. Ang destiny mo hindi brokenness. Ang destiny mo hindi mag-quit. Ang destiny mo hindi pain. Failure is not your destiny. It's an event in your life. At dahil event lang siya, pwede mo mapagtagumpayan. Dahil event lang siya, hindi siya permanent. So kung natalo ka, you are not a permanent loser. Kung bumagsak ka, you are not a permanent failure. Si Job nga, di ba? Bumagsak ang lahat. Nawala nang, naalala nyo last week? Yung diniscuss ko God is good period about kay Job. Nawala sa kanya ang lahat. 10 anak niya nawala. Wealth, health nawala. Tapos yung mga dapat sumusuporta sa kanya, yung asawa niya, yung mga kaibigan niya, siya pa ang sinisisi kung bakit nangyayari yun sa kanya. But when we suffer, naniniwala ako, yan ay inaalaw ng Diyos pero hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At ang guarantee ng scripture, katulad ng sinabi sa Ephesians 3 verse 20, God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Anong gusto ko sabihin? Anong gusto mo sabihin, Pastor? Ang gusto ko lang sabihin ganito, huwag ka mag-settle sa natural solution lang. Lagi mong pagkatiwalaan yung supernatural solution ng Diyos because God can exceed our expectation. God can exceed our imagination. Sabi ng NIV, immeasurably more. Ang sabi ng NLT, infinitely more. Ang sabi ng HSBC translation, above and beyond what you could think or imagine. Maraming humahawak sa ating Panginoong Jesus, pero this woman was so desperate na ang sabi ng scripture, technically speaking, it was implied in the scripture that she was crawling her way to her healing. Willing siyang gumapang para lang maramdaman at ma-receive ang blessing ng Panginoon. Ano sinasabi ng babaeng ito? I've been suffering for 12 years and I know suffering is not God's will for my life. At kung ibig sabihin nito, kailangan akong gumapang, that's the least that I can do. I'm willing to do it because I'm excited to experience the plans and the purpose that God has for my life. On the inside, some of you are losing your faith. On the inside, some of you are broken and empty. On the inside, some of you are hurt and felt condemned. But God is saying, you are not alone. God is with us. In fact, the more weak you think you are, the more hurt you feel you are, yung hurt na yun, in fact, let me just say this to you, even your sin, yung weakness mo is exactly the reason why you should come to Jesus in the first place. Mas lalo ka dapat lumapit eh. Kasi kung marumi ka, ayaw mo pang lumapit sa Diyos, sino pa lalapitan mo makakapaglinis sa'yo? Si Tide? Gulat ka, no? Hindi ka malilinis doon. Malilinis niya ang damit mo, pero hindi niya malilinis ang puso mo. Kaya kailangan mo ang ating Panginoong Jesus. This is where God wants you to show up. Mas lalo kang magsimba. Mas lalo kang magbasa ng scripture sa mga panahon hindi mo na-feel na parang karapat-dapat ka. In the midst of your mess, in the midst of your struggle, in the midst of your pain and your suffering,
because naniniwala ako, one touch from Jesus can literally change the course of your life. Sinabi ng doktor, wala ng pag-asa. Pero kahit sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit na bumabagsak ang negosyo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit na bumabagsak ang laman ng bank account. Hallelujah. Amen. Kahit na papalapit na yung due date, wala ka pang pambayad, huwag kang mawawala ng pag-asa. Because we are always seeing the limitations of ourselves. Nakikita natin ang limitasyon natin, pero I'm here to remind all of you the limitless power of the God that we serve. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay may kapangyarihan na limitless. Ang kakayanan natin ay may limitation. We are finite, but we are serving an infinite God. He is a powerful God. And I believe you came to church today para ma-remind tayong lahat, anumang laki ng ating kasalanan, He is enough for our forgiveness. Anumang taas ng problema, He is enough for our solution. Nandyan lagi ang ating Panginoon at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. She fought her way. Biruin mo, gumagapang siya habang ang lahat ng tao, siguro marami din dun, excited din sa healing. And imagine kung nasa simbahan ka, especially siguro next week sa pagbabalik natin, marami nag-expect, Lord, I need a word, I need a miracle. Pero out of so many people na nangihingi, bakit siya ang pinagaling? Ang daming humawak kay Jesus, pero siya ang nakareceive ng kagalingan. Maraming bumangga, pero siya lang ang nagsabi, mahawakan ko lang. That's the power of your faith. Sabi mo sa katabi mo, that's the power of your faith. Because the power of our faith will activate the power of our God. Yung power ng Diyos is activated when you believe in Him and Him alone. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos powerful na, but He is always responding to your faith. Gano'ng kalaki at katindi ang iyong paniniwala na talagang ang Diyos ay magpo-provide. Or maybe ba sinabi mo, Lord, alam ko magpo-provide ka. And alam ng Diyos ang intensyon ng ating puso. Amen? But when you have a faith, nire-release ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Panginoon para maranasan natin yung ating mga pinapanalangin. Kaya ano ang definition ng faith sa Hebrews chapter 11? Now faith is the substance. Come on, School of Progress Module 1. Now faith is the substance of the things that we hope for. I mean, it is the substance of the things that you've been hoping for and the evidence of things that you don't see. You don't see it yet, pero nakikita mo na sa faith mo yung ebidensya. Hindi ka pa gumagaling, pero nararamdaman mo na yung healing dahil sa pananampalataya mo. And that is activating the power of God in your life. She's trying to come up with an excuse para i-justify yung kanyang paggaling. Para sinasabi niya siguro, okay lang naman po siguro yun, di ba? She's trying to explain na, humawak lang naman po ko, hindi naman po nakakaabala. Hindi naman po masyadong malakas yung diban ko. Pero ang sabi ng scripture, hinarap siya ng ating Panginoong Jesus sa gitna ng kanyang pag-i-explain na sabi sa kanya, huwag ka mag-alala anak, for your faith has made you well. Do you love Jesus, mga kapatid? Na pwede nang iwanan ni Jesus Christ, sabi niya, enjoy the blessing. Pwede nang gawin ni Jesus yun eh, enjoy the miracle. Pero hindi, hinarap niya ang babaeng ito. Kasi alam ni Jesus Christ that Jesus was not just healing her of her physical sickness. She was healing her of her emotional damage and spiritual damage. Yun yung kagandahan sa ating Panginoon eh. Ang Diyos, kaya tayo binahingi, Lord, bring him blessing. Kasi Lord, hindi lang basta bagsak ng blessing. May tuturo siya talaga eh. Kasi kung ang gusto lang ng Lord, pasayahin tayo ng pasayahin. Binigyan niya tayong tigi-tigi isang clown, hindi angel. Hindi guardian angel ang bibigay niya sa'yo, guardian clown. Para lagi kang pasayahin. Pero ang gusto ng Lord, hindi ka lang sumaya. Ang gusto ng Lord, palaguin ang iyong pananampalataya. Ang gusto ng Lord, lumalim ang iyong relationship sa Kanya. Kaya nga kahit na pwede nang iwanan ni Jesus Christ ang babaeng ito, He assured her that it's her faith that activates the power of God. Kahit na parang imposible ang sitwasyon, kahit palagay mo parang walang pag-asa masolusyonan, impossible is where He starts. Minsan niya, antayin pa talaga ng Lord na dumating yung 12 years bago Kanya pagalingin. Minsan naayantayin pa ng Panginoon na maging imposible ang sitwasyon. Kasi kung perpekto ang sitwasyon, bakit pa kailangan natin ng Diyos? Pero dahil alam natin ang buhay natin na hindi perpekto, dahil alam natin na tayo ay dumadaan sa iba't ibang stages of difficulties and challenges, we know that God is always in control. Sabi nga ng Jeremiah chapter 32, nothing is too difficult for your God. Walang mahirap sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya magiging Diyos kung ang kaya niya lang gawin posible. Kaya Diyos ang Diyos kasi kahit imposible, kayang gawin ng ating Panginoon. So huwag mo i-allow na yung mga delay at detour, mga disappointment sa buhay mo will cause you to give up on your faith on your God. When she heard about Jesus, and I believe with all my heart, you are hearing the word of God today in your hearts. What are you going to do with it? Mahihiya ka ba?
O katulad ka ng babaeng ito, desperate enough to crawl. As sabihin niya, gagawin ko ang lahat for this healing. If you have the faith, God has the power.